Sa ating panggalaw, sa araw-araw nating buhay bilang isang stroke survivor, dapat tayo ay magiging inventive at laging nasusubukan ng isang bagay para sa ganun ay tayo ay makakilos at makagalaw at malumipat sa isang lugar. Ganito ang ginagawa ko noon nung ako ay gusto kong lumipat papunta dito. Hello, ako si Efren Fiao-ag, isang stroke survivor noong 2013 at ito ang kwento ng aking sariling stroke rehabilitation. Welcome sa Stroke Rehab Gym. Simple man ang paglipat pag normal, tayo lang tayo, di kaya lipat lang natin ang ating puwit, nakalipat na tayo sa lugar na gustuhin natin. Pero bilang stroke survivors, ang problema natin ay balance ng katawan dahil hindi pa natin alam kung paano tayo upo. At the same time, kung walang hawakan dito sa taas o dito sa tagiliran para hahawak ang normal na kamay, ganito lang tayo, hanapin talaga natin yung kung saan tayo komportable para sa ganun na hindi tayo out balance habang tayo lumilipat dito. So, itong kaliwang side ang aking normal part at ito naman yung paralisadong hindi nakakagalaw. So sa unang buwan na ako ay nagpra-practice gumalaw sa aking kwarto, ito ang talagang maraming ginagawa. So ihanap ko kung saan ako komportable na pag binuhat ko ang puwit ko ay hindi ako ma-outbalance. So pwede akong humawak dito, pwede rin dito, tapos ito yung tungkol ko bago ko ilipat yung puwit ko na ganyan. So ito, nahahatak ko ito talaga noon. Ganyan talaga yan. Hindi siya nakakagalaw na sabihin mo na ganyan na pwede siyang tumulong sa aking normal na kamay na ito at normal na paa. So ganito lang ginagawa ko. Ganyan. So yung balance ko dito nakasalalay sa normal na kamay ko at normal na aking paa. So ganyan. So magbenta ko dito, sasandal ko ng ganito, tapos ilipat ko ito ngayon, tapos ilipat ko itong kamay, then pwede ko nang ilipat din ang aking puwet. Paano kayo itong corner na yan? So ganun din. So hanapin ko yung balance ko, pwede kong iganyan. Okay, hindi ako matutumba. So ganyan. Tapos ilapit ko itong puwet ko, ngayon hawak ko dito, pwede na itong pumunta dito, ganyan. Tapos ito, manghihila dito ngayon. Yan. So, unti-unti akong nakalipat hanggang yan. Paano ngayon ito, hindi siya makakalipat dito? So, dito ngayon papasok ang normal na kamay. Buhatin niya yan. Gaganyan niya yan. So, yan. So, konting lipat lang ng puwet, andito na ako. Pwede na akong umabante muli. So, no, ganun pa rin process. Ganyan. Yan. So, ang paglilipat natin, kahit man anong bagay o turn ang gawin natin ay i-memorize natin talaga yan, pag-aaralan natin dahil hindi pa alam ng utak natin kung paano ipoposition ng ating katawan. Sa araw-araw natin ginagawa itong activity, unti-unting na memorize ng ating utak yung movement na yon hanggang magiging second nature na tinatawag nila, yung hindi na natin iniisip ay ginagawa na natin dahil previously alam ng utak yung action na yon. So parang review lang at tulungan natin ng ating utak na gumalaw o may paggalaw, may memorize yung galaw na yon. So kung gusto ninyong mapabilis ang inyong stroke therapy, meron akong e-book sa aking website na binebenta. Punta kayo doon at bilhin yon. One-time expense lang yon, pero habang buhay naman na therapist ninyo yon.
Salamat sa panonood sa video na ito. Sana'y nakatulong sa inyo. Mag-subscribe kung baguhan kayo dito. Like and share din ang video nito para matulungan naman ng ibang tao dyan. Mag-ingat sa COVID. Hanggang sa susunod na upload.